Kabayan, magandang araw, magandang gabi. Ito pala ang ginagawa ko dito sa Quebec, Canada, Kabayan. So, limo to care nga pala, Kabayan. Bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell for more Carbali repair tutorial and tips, Kabayan. Ito, Kabayan, Honda Civic 2018 din to siya, Kabayan. Hatchback din to siya, Kabayan. Yung ginawa ko nung nakaraan, kuwan yun eh, puti yun eh. Ito itim naman siya, Kabayan. Yung ginawa nito, Kabayan, ito, Kabayan. Parehas lang yung forma, Kabayan, ha? Parehas yung model yan, ha? Yung panel, Kabayan. I-repair yung panel. Yan. Running board din. Repair yan. Bago yung pintuan. Ito yung bago na sikanahan, Kabayan. Yan. Yan. Okay yung alignment dito, Kabayan. Yan. Okay na. So, ito, Kabayan, lilihain na lang to. Okay na to siya, Kabayan. Eh. Yan. Lilihain, tapos sabay fiber, Kabayan. Unang patong fiber, tapos masilya na. Ito, okay na naman to. Okay? Ito yung problema sa Honda, Kabayan. Oh. Yan. Kaawang. Pero normal lang yan siya sa Honda, Kabayan. Si Honda yan. Di ba? Magandang pormahan, Kabayan. Pero hindi siya naka-rim. Hello, Kabayan. Another car body repair tayo, Kabayan. Yung i-repair natin, Kabayan, pintuan pala, Kabayan. Pintuan sa kayong panel. So, yan, maglagay tayo ng masilya. Yan, unang pahit sa masilya, Kabayan, doon sa medyo malalim. Malalim banda yung sa baba yung, Kabayan, kasi parang madaming maliliit na malalalim yan. Tapos, hindi ko na lang hinila sa masin. Masilya na lang. Okay naman sa masilya yan. Yan. Patong masilya agad. Yun ang damihan ko, Kabayan. Yung inuna kong pagpahit sa baba, dinamihan ko ng masilya yon para isang pahit lang tayo ng masilya. Tapos sa taas naman, wala kayong ganong tama yan sa taas. Yan. Pero masilyahan pa rin natin yan. Yan. Ganun lang kasimple, Kabayan. Yan. Tapos sa gilid naman, sa may kanto, sa may pinakababa talaga, may kanto yan sa Kabayan. Pero may cover yan sa Kabayan, ha? Pero yung kanto, ayusin din natin yung kanto kasi yung molding dyan, makikita pag hindi naayos yung kanto mo. Ganun lang kasimple mga masilya, Kabayan. Huwag kalimutang mag-follow at subscribe, Kabayan. Maraming salamat, Kabayan. Yan, kayang-kaya nyo na ito gawin, Kabayan, kahit first time lang. Diba? Okay na, diba? Tapos lilihain natin ng masin, ganun lang. Hello, Kabayan. Magandang araw. So, yung Kabayan, yung pintuan, Kabayan, medyo sumasagi doon sa may hawakan niya, Kabayan, pag isarado mo. So, kailan natin iangat kasi medyo mababa siya. Yan, yun ang gawin, magandang gamit yung Kabayan, pang-angat. Hindi yung buhawakan mo yung pintuan tapos sabay angat, mahirap yung Kabayan, yung likod mo mahirap yung delikado. So mas maganda yung Kabayan, yung tools na yung Kabayan, no? Super ganda, Kabayan, sa mga alignment sa pintuan. Ito, Kabayan, no? Diba tapos na to, Kabayan, ng 180 na liha. Kailan dito, Kabayan, ito yung sinabi kong dugtungan, Kabayan, kasi itim to siya ng kulay, Kabayan, makita yan pagkatapos ng pinturahan, tapos makapal yung pinaglihaan mo dito, mapunpun yung gilid, Kabayan, eh. Automatic yan, Kabayan, pag matapos ng pinturahan, masilip mo to, Kabayan. Pero sa mayari, hindi mo na makikita. Hindi na makikita sa mayari yan pag hindi stricto. Pero pag mayari, magaling din, marunong din, sisilipin, lalo na pag itim, pag puti, walang problema, Kabayan. Yung itim, pinakamasila na kulay. Yan, katulad yung Kabayan, pinaglihaan. Ang kadalasan dito, Kabayan, dito yung mapunpun pag magliha ka. So, kailangan kontrolin mo yung dito banda. Hindi mo lakasan, ibiin. Normal lang. Katulad ng Kabayan, no, kailangan hilamasin mo ganyan. Pag okay na siya, Kabayan, wala nang linya, mapil mo yan, Kabayan, eh. Mayroon tayong pang spray, yung pang spray natin, malalaman mo yan, eh. Ganun lang, no. Ito okay, Kabayan, walang problema. Kadalasan pag bago pa, Kabayan, ganun talaga mangyayari, mapupuntun mo dito. Tapos pagkuha na doon, yun ang teknik ko. Kaya na kailangan 320 to dito, Kabayan, lihain mo ng 500 dito. Tapos 500 yan, dito na tayo magtitip. Tapos yung primer, dito na hanggang dito yung primer. Huwag mo ipaabot dito kasi kakanto yan. Kano nang dapat, Kabayan, oh. Dito. Ito na ba yung Toyota Highlander, Kabayan? 2016 model yan. Ito, dito na repair ko. Yan. Hindi na blending yung panel. Ito, Kabayan, hindi na repair to. Hindi bayad na insurance, eh. Yung bayad lang insurance, yan. Hindi na blending yung pintuan. Malayo lang yun, oh. Ito, malayo lang din yung, Kabayan, kasi itim din naman yung kulay. Pero pag ibang kulay, Kabayan, mahirap yan. Yung kuwan kasi, yung itim, Kabayan. Itim ka, Kabayan. Parang itim. Itim. Ito, Kabayan. Dito natin dyan. Dito. Yan. Ito yung repair niya. O, tapos na, Kabayan. Pira na naman yan.
Ito kabayan, tapos na kabayan, pinturahan kabayan. O, tingnan mo yung pintura kabayan. Yung panel, saka yung pintuan. At saka, running board. Kabayan, sa pagtanggal naman ng handle nito kabayan, ito kailan tanggalin na to kabayan, kasi yung bolt nito kabayan, yung maliit, andito sa loob, dito ka susundot sa loob, so kailan tanggalin to, tapos yan ibaba yan. Okay, tingnan mo kabayan, tanggalin ko muna yan, tapos sundutin ko sa loob kasi may bolt to dito sa loob, tapos sabay unlock tayo dito. Ito yung may unlock dito kabayan, lahat ng iangat pala natin tong glass muna yan. Okay,
gabayan. Ito pala yung gusto kong sakyan gabayan, no? Krustik, krustik. Yan, Subaru krustik. Yan. Ito yung gusto ko gabayan, krustik. Yan. Magandang pormahan ito, SUV. Pero mahalata ito gabayan. Ito nga lang gabayan, no? Pinaripair. Ito yung niripair ko ngayon, tinanggalan ko lang gabayan, bago yung pintuan. Yan, no? Yung ginawa ko gabayan. Tapos, ito kabayan, no? Yan, tinanggal ko na yung handle. Hindi na mahirap tanggalin ito, parang Toyota lang din. Pati bumper na ito kabayan, saglitang tanggalin. Yan, ito yung pinakamabilis tanggalin ng bumper. Harap o likod. Tapos, yun kabayan, ito, itanggalin natin ito. Ito, double adhesive ito, Hindi lang natin kamayin, mahirap kamalin yan. Pwede lang sakto na tanggalin yung pintuan. Pero tanggalin ko na kabayan, walang mga gawin din. Ito kabayan, no? Toyota RAV4 kabayan, no? So, nasundot siya sa puitan kabayan, no? Pati ito. So, palitan natin ng back panel yan. Tapos, ito rin. Yung panel, back panel pa rin niya sa support niya. Yan. Palitan natin ng bago yan. Ang nakabangga nito, kabayan, yung uso din yung nadali nun. Sigurado. Yan, kabayan. Pati yung, ito lang, kabayan. Yan. Palitan yung, bago yung back panel niya, bago din yung panel niya sa likuran. Ganun lang yan. Kasi pumasok ito kabayan, no? Pero maraming bago ito kabayan, ha? Ito ha, bago din yan, ha? Bumper, pati yung bumper. So, Toyota RAV4, mga 2017 model to siya kabayan, ganito pa. Ganito pa yung 2017, 2015 nga ganito. Pero pag 2018, malaki na yun, ha? Toyota RAV4. Hyundai Accent tayo kabayan, 2011. Bagong pintuan, sikanhan na pintuan kabayan, ha. Ayun, Hyundai Accent. Hatchback 'to siya kabayan, ha. 2-door lang. Ayun, bagong pintuan, tapos repair yung running board, ito pati yung panel. Ay, hindi ko alam kung kasama ba yung running board kabayan. Itinengin ko muna sa estimate, pero 'yan, repair talaga 'yan kasi kasama sa bangkay. Ayun. Hyundai Accent 2011 model, 2-door kabayan. Ito yung pormahan kabayan, ha. Tingnan mo. 2-door lang siya, malaki yung pintuan, ha. Kabayan, ito na pala yung Toyota Highlander 2015 model, kabayan. Ito yung ginagawa natin dito, bagong pintuan. Bagong pintuan na sikanhan, kabayan, ha. Tapos ito rin. Ah, brand new pala to, kabayan. Tapos ito, brand new din siya, kabayan. Ito yung nirepair natin diyan, banda. Okay pa kapintura, kabayan, di ba? Oh. Malinis na yung kabayan, ready for delivery, kabayan. So magkano bayad nito, kabayan? Ipakita ko sa inyo magkano bayad, kabayan, ha. Ito, repair, tapos ito, bago, tapos ito. So dalawa lang siya, kabayan, pero walang ito, sama to kabayan, ni-repair din to natin. Ito repair to. Yan ang repair kabuhan niya. So tingnan natin kung magkano. So ang price pala nito kabayan, 240 kabayan. 240 mahigit, kulang 250. Yan. Yan. Yan lahat, okay? Yung side na yan. Ito kabayan, ito yung pangtanggal ng overspray natin. Tulad nito, mayroong overspray din to kabayan. Yan. Ito, parang scratch bite siya kabayan, no? Pero hindi makapal yung scratch bright, delikado 'yun. Pero yung glass naman hindi masisira yan. Yan. So yan, ipakita ko sa inyo kabayan, ha. Yan. Yan, nakita niyo na, oh. Yan dito kasi kabayan. Yan overspray yan kabayan, sa pintura. Yan, tanggalin natin yan. Ito, katulad nito, yan, oh. Di ba? Tanggalin natin yan. Yan. Kasi hindi na basta-basta matanggal yan pag hindi tanggalin. Pag nasa kuha naman, nasa katawan, yung pag ganito kabayan, nasa salamin, walang problema. Kasi ito lang yung gamitan natin, scratch bite. Pero pag nasa pintura, kailangan gamitan natin ng tinir. Pag hindi nasama yung pintura, original yung pintura, walang problema sa tinir yun. Ganun na kabayan, di ba? Super pintam na kabayan. Ganun lang siya kabayan, pagtanggal ng overspray. Yan. Subaru Crosstrek. Kabayan, ito na pala yung Subaru natin kabayan na Crosstrek Subaru 2021 model kabayan. Ang ginawa nito kabayan, ito lang kabayan, ha, yung ginawa nito. Blending yung pintuan, bago yung pintuan, blending yung panel. Yan lang, may pum. Ito kabayan, no, overspray. So paano tanggalin yung overspray kabayan? Ipakita ko sa inyo.
250 tayo kabayan, Infiniti. So Nissan pa rin to siya kabayan ha, Nissan Infiniti. Tapos kabayan 2019 model yan. Nag-assemble tayo ng dalawang pintuan, yan. Bagong pintuan yan kabayan. So, balik tinanggal natin yung sa luma, yan. Ito accident po niya kabayan. Yan, di ba? So pinalitan natin ng bago yan. So, yung blending yung pinder saka yung pintuan, blending lang yan. Ito yung pinalitan natin ng lahat. Yan, tinanggal natin doon sa luma, tapos kinabing natin. Kasi brand new to siya kabayan, walang sikanahan. Maganda rin to siya kabayan, Infiniti. Yan. Yan. Sa mga kuwan kabayan, Nissan Infiniti. Ganyan yung kabayan. Ilagay pa natin yung pangalan, 30T. Yung pangloob niya.